Kumustahin naman natin ang sitwasyon, lalo-lalo na sa ating mga kababayan naroon pa rin sa bansang Myanmar. Ating makakausap ngayon si Undersecretary Eduardo De Vega ng DFA, Department of Foreign Affairs. Yusek, magandang araw po. Yusek Ed, good morning, sir. Good morning. Opo, good morning, sir. Yusek. Good morning. Opo. Nako. Opo, okay na po. Naririnig na po kayo. Opo. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon, sir, sa bansang Myanmar? At ano ang alert level doon po sa Myanmar sa ngayon? Opo, dalawa yung situation dyan. No? Meron po yung... wait, naputol tayo. Sama na pa. De, okay lang po. Sige, tuloy nyo lang po. Tuloy nyo lang. Okay na. Naputol. No, hindi po. Yusek. Ay, nako. Pa, okay. Po, go ahead. Go ahead. We're still on alert level 4, pero we're discussing it para pwedeng kupababain, para payagan yung mga Pilipino na legal na nagtatrabaho doon makabalik. In other words, pupunta Pilipinas, pag uuwi ng Pilipinas, papayagan bumalik doon. Pero hindi new deployment. I'm traveling to Myanmar at the end of the month. Tapos, on the basis of that, gagawa kami final recommendation. Meron pag isang situation yung sa kabila, sa Thai-Myanmar border. Yun, obviously, hindi pwede pumunta doon dahil illegal trafficking nun doon. No? So, yung mga legal na workers lang sa Myanmar ang pinag-iisipan natin, na pinag-usapan namin. Okay. Ilan pong mga kababayan nating naiipit ngayon sa dito sa gulo doon po sa Myanmar? Unahin ko lang muna po yung legal na nagtatrabaho po doon, pati na po yung illegal sa pangkalahatan. Ang good news po, wala po. Actually, yung mga legal, they are in Yangon. Hindi doon magulo. Back to normal sa or business as usual, yung Yangon at saka Mandalay. So, it's very possible na i-lift na natin yung alert level para sa kanila. Uh-huh. A decision will be made in the next few weeks. Okay. Okay, so legal lahat po, ha? Nandun sa Myanmar ngayon, nagtatrabaho. Walang dapat ikabahala? Opo, yung mga nasa Yangon, no? Ang sinasabi ko, yung mga gustong humihingi na ibaba yung alert level, legal sila. Pero may mga illegal na hindi alam din ng pamahalaan ng Myanmar o ng Pilipinas. Nandun sila, na-traffic sila sa border. Kaya po dahil doon, illegal work yon. Ang pinag-usapan natin yung mga legal. Talagang may visa, may Myanmar work visa. They are working in safe places in the capital city. Yung illegal, sorry po, sa Yangon, yung dating capital city. Yung illegal ho na nagtatrabaho, ayun, nandun po sa border ng Thailand at ng Myanmar. Ilan po sila? Sila ba'y gusto nang umuwi na rin sa Pilipinas? Nakapag-repatriate na tayo, lagpas 100. Apo, nakapag-lagpas tayo ng 150. Meron pa mga 50 siguro, o 30. So, nag-adapt pa tayo ng paraan na mauwi sila. Opo, hindi na po lingid sa ating kalaman na marami po sa ating mga kababayan Pilipino ang biktima ng human trafficking dyan po sa Myanmar at ipinapasok sa ilegal at trabaho. Kaiba po sa ipinangakong hanap buhay po, Yusek, no? Ano po ang tugon natin sa problemang ito para maiwasan na natin? Yusek? Opo, ang ginagawa po natin, well, nananawagan kami sa mga kabayan. Kasi hindi naman po mag-diretso ng Myanmar yan. Pupunta muna sila sa Thailand. Pinakukuhang trabaho sa Thailand. Uh-huh. Hindi po totoo yung mga trabaho sa kahit alang bansa doon sa Southeast Asia kung tourist visa lang. So that's one. Nagiging maipit yung ating immigration para sa mga magtuturista sa Thailand. Sinisigurado talagang legitimate tourist yan. Pangalawa, meron tayong regional conference on human trafficking sa Bangkok. Tayo nag-host noon kasama ng isang UN agency para pag-usapan ng Southeast Asian countries to. Pangatlo, nagigipagpanayam yung ating embahada with Myanmar authorities para maghanap ng paraan at nakatulong na na masagip sila. Pero mahirap po kasi hindi po kontrolado ng Myanmar government yung area noon sa Miyawadi. So,
Ganun pa man, may lagpas 100 na nakauwi na natulungan natin. No? So, hopefully, wala nang dadagdag pa. Problema kasi, mga kababayan natin, naluloko eh. Basta pinakakuha ng job, computer data encoder sa Thailand, kung saan-saan sila dinadala pagdating doon. Ngayon, yung sinasabi naman natin sa Yangon, talagang from the beginning, yung Myanmar talagang trabaho nyo at saka may contract, may working visa. Yun, mga legal yun. So, pwedeng ma-lift yung alert levels para sa kanila. Pero yung sa illegal trafficking, talagang hindi magkakaroon ng bagong approval of workers to Myanmar. Ang maaring pwede lang yung mga nandun na legal at uuwi lang sa Pilipinas. That, pwedeng gumawa ng bagong desisyon ng gobyerno tungkol sa kanila, no? Na pwede na silang i-recognize. Opo. Ano ang update naman, Yusek, sa mga huling pag-uusap ninyo at ng Bansang Myanmar tungkol sa repatriation process ng ating mga kababayan? Well, ang update po, I'll have to give it pagbalik ko kasi okay. I'll be meeting with some officials doon at the end of the month, no? So, ang request lang ng Myanmar, low profile lang tayo kasi pag nakarating na, yan, i-report natin may nakarating. Pero hindi yung i-film pa natin o papakita pa natin kasi yun nga, pati yung Thailand, no? Kasi minsan dinadaan natin through Thailand. Sa sa ASEAN conference on human trafficking sa Bangkok noong June 20. Opo. Ano ang mga isinasaalang-alang nating ginagawa para ibaba ang alert level sa Myanmar? Well, tinitiyak lang namin na safe muna talaga yung Yangon, no? So I have to see for myself. And then afterwards, pwede na natin i-lower yung alert level. Pero hindi magiging back to normal. In other words, ulitin ko po, hindi pa kami mag-authorize ng new workers sa Myanmar. Pag ma-lower yan, pwedeng alert level 2. Ang ibig sabihin alert level 2, restricted. Ang pwede nang pumuntang trabahador sa Myanmar, yung meron ng work visa doon dati pa. At pwede na maglakbay yung pumunta doon yung mga tourists o businessmen, ganyan. Pero yung new deployment hindi po pwede pa dahil yun nga may gulo pa sa bansa, may illegal trafficking pa, so syempre ang unang policy natin is protection. May tanong po si Maricel Halili ng TV5, Yusek. May we have an update about the case of Mary Jane Veloso? May migrante posted on social media that her family visited her in Indonesia. May we have details about this? Ano po ang status ng case ni Veloso? We are, yes, opo. Mm. Yes, tinulungan ng embassy. Nandun din yung migrante sa Indonesia. Binisita siya. Actually, she's on death row. So, nakikiusap tayo, meron tayong request for clemency. Even the Indonesian Human Rights Commission at mga women's groups are supporting us. So, every day na buhay siya, that means nakikinig ang Indonesia sa atin. In other words, hindi nila tinutuloy yung execution niya. No? So, ang iniingi naman ng Indonesian Human Rights Commission para makatulong, gumalaw yung, ano, yung anti-trafficking, illegal trafficking or na kaso na nandito, no? Merong kaso against yung nag-report sa kanya. Ganun pa man, we think as an ASEAN neighbor and friend, I think the Indonesian government will be lenient or pleased, no? So ganun po. So at least maraming ally si Ms. Veloso, hindi lang Philippine government but even some people in Indonesia. Okay, mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, Yusek. Nawawala si Yusek de Vega. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Eduardo de Vega ng
Department of Foreign Affairs, DFA.